So, unahin natin yung Smart. Ayan, meron lang silang 3 easy steps para ma-register yung SIM natin. At ayan, successfully registered na. Ngayon, punta naman tayo kay Globe. Click na yung Submit. Ayan. Then, registration complete. Hello, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome back to my channel. So, for today's video ay ipapakita ko sa inyo step by step kung paano i-register yung SIM card nyo. Pero bago yan, of course, huwag munang kalimutang i-click yung subscribe button, hit yung notification bell at piliin yung all para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong uploads ko. So, ayun. Kahapon yung first day nga, okay, ng SIM card registration. At ayun, kahapon hindi tayo nakapag-vlog. Gagawa sana ako ng tutorial kaso medyo marami pang problema, okay, na na-encounter during registration. Merong hindi ma-access yung website, okay, at basta marami mamaya i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga yon. At ang ginawa ko lang kahapon is gumawa ako ng article sa website ko, nagsulat na lang ako doon kung ano ba yung kung paano ba yung step by step na gagawin at ano ba yung mga requirements. Hindi mo pa nababasa yon, puntahan mo lang yung website ko, www.kelvinclintquinto.com. Okay, so ngayon, eto, nakagawa na tayo ng video. Today is December 28, 2022. So, second day na ng SIM card registration. At eto nga, balikan muna natin kung ano ba yung mga nangyari, okay, this past few months. At kung paano ba yung naging progress na itong SIM card registration law. Okay, so ayun, nung nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, okay, yung batas na SIM Registration Act or RA number 11934 noong October 10, okay, 2022. Ito ay nag-uuto sa lahat ng gumagamit ng cellular phone or mobile phone na erehistro ang kanilang SIM card sa ilalim ng kanilang network provider or telecommunication company. Ang batas ay ginawa bilang isang paraan upang pigilan ang mga mensaheng spam, okay, at upang matulungan ang mga tagapagpatupad ng batas na subaybayan ang mga nagkasala na gumagamit ng mga telepono o text upang gumawa ng panloloko at iba pang mga maling gawain. Okay, so yun yung purpose ng SIM card registration law. Okay, yun yung unang-unang dahilan bakit pinatupad to. Okay, bakit pinarmahan ni Bongbong Marcos. So, ayun nga, kahapon, sinimulan na. Okay, araw ng Martes, December 27, ay sinimulan na ang pagpaparehistro sa lahat ng SIM sa bansa. Lahat ng SIM card holder, bago man ito luma, ay kinakailangang irehistro ang kanilang mga SIM card sa kanilang telco provider. Ang pagrehistro ng SIM card ay libre, okay, free po, walang bayad 'yon. So, kahapon nang nagsimula na yung SIM card registration, talagang ang daming nag-upload ako ng isang video sa TikTok, ang daming comment doon na talagang maraming problema, okay, na yung na-experience nila during registration. At inamin naman yun ng mga telco provider. Na dahil nga sa sobrang dami ng nagrehistro sa website nila, ang daming bumibisita. Isang telecommunication company lang yung medyo okay doon, which is yung Dito. At alam naman natin na konti lang yung mga subscriber pa ngayon ni Dito. Okay, pero kay Smart saka Globe, sobrang dami na dahil ang tagal na nila. Kaya ayun, di kinaya ng website nila. Okay, sa ilang buwan na paghahanda nila, di pa rin kinaya ng mga website nila. Pero hindi naman yung nakakabahala dahil binigyan tayo, okay? Binigyan tayo ng hanggang 180 days, okay? 180 days para ma-rehistro yung SIM card natin. Ngayon punta na tayo dito, okay? Sa kung ano-ano ba yung mga kailangan para ma-rehistro yung SIM card natin. Of course, first is yung full name natin, okay? Birthday, gender, tatanong din nila yon, present or permanent address mo, at identification card, okay, with ID number. Okay, so government-issued ID lang po yung tinatanggap dito. Okay, so eto yung mga list ng mga government-issued ID na tinatanggap lang ng mga telco. Ayan, okay? So ngayon naman, ipapakita ko sa iyo yung mga link, okay, kung saan, or mga website kung saan ka maaring mag-register ng SIM na hawak mo. Okay, so eto yung mga
link nila. Ilalagay ko na rin sa ilalim ng video na to sa description or sa comment section. So, pwede nyo nang puntahan yung mga yan, depende sa SIM card provider. At ngayon naman, ituturo ko na sa inyo step by step kung paano mag-register sa mga telco provider na to. So, unahin natin yung Smart. Ayan, meron lang silang 3 easy steps para ma-register yung SIM natin. Ayan. Okay, so first ay ilagay lang natin yung mobile number natin. Ayan, then click natin yung terms and condition. Then click yung send OTP. Ayan, then makaka-receive tayo ng OTP. And then ilalagay lang natin dito sa box sa baba. Ayan, then click natin yung verify OTP. Ayan, okay na. And then, mare-direct tayo dito. And then, type of registration. Dahil lumo na tong SIM ko, ay pipiliin ko tong registering my old SIM. Ayan. And then, of course, Philippines. Then, ID card. Pipiliin ko yung passport dahil yan yung gagamitin ko. Then, mag-upload din ako ng picture ko. Ayan. Then, passport number. Ilalagay ko rin dyan. Depende sa ano, sa ID na gagamitin nyo. Then, first name, last name, birthday, kailangan din. At eto, address information, lalagay din natin yan. Dapat fill up mo lahat yan, ha. And then, of course, alternate contact number. Lagay mo rin yung ibang number pa kung meron. Then, email address. At click natin yung next. Ayan. So, double check mo yung mga information na nilagay mo. Then, kapag okay na, click mo lang yung box na nakalagay dyan sa taas. Then, yung sa baba, option na lang naman yan. Then, click na natin yung next. At ayan, successfully registered na. Ngayon punta naman tayo kay Globe. So, ayan kay Globe, soon sa Globe One app nila, magkakaroon na rin ng SIM registration. At ito, 3 easy steps lang din kay Globe. So, ilalagay lang din natin yung phone number natin. Ayan, and then, click natin yung register. Ayan, then may dadating din na OTP, ayan, or one-time PIN. Ayan, then, of course, after natin ma-verify, ayan, so lalagay na natin yung mga personal informations natin, kagaya ng full name, okay, birthday, gender, at address. Ayan, then, of course, yung ID na gagamitin natin, passport pa rin, then yung ID number, at mag-upload din tayo ng, proof of your valid ID. Okay, which is passport nga yung ginamit ko. And then, magsi-selfie din tayo. Then, click na natin yung next. At, check lang natin yung lahat ng box na to. And then, scroll down natin. At, click na yung submit. Ayan. Then, registration complete. Now, punta naman tayo kay Dito. Which I think, eto na yung pinakamadali. Dahil, sa Dito app lang tayo mag-register. Ayan, may nakalagay. Register your SIM card now and get bonus data. So, click lang natin yan. So, may libreng data pa kay Dito. Ayan. So, lagay lang natin yung mobile number natin. Identity type is Filipino, of course. Then, lagay natin yung first name, middle name, last name, birth date. Okay, gender natin. Same lang din ng kay Smart saka Globe. And then, yung government ID na gagamitin natin. And yung ID number. Of course, huwag din natin kalimutan yung house number or address natin. And then, upload natin yung identification card at yung picture natin. Then, click natin tong get OTP. Ayan, makaka-receive din tayo ng one-time PIN. So, ayan siya. Dumating na. Type lang natin dito sa baba at click natin yung box na yan. Ito pang isa. And then, click submit. At, ayan, okay na. SIM card registration has been completed. So, ayun. Ganun lang kadali ngayon mag-register. Pero, second day pa lang ngayon at may mga na-encounter pa rin ako na mga problema. Kung napansin nyo, medyo mabilis pero kasi na-edit ko na. Pero eto, yung mga normally yung mga problem na encounter ko dyan is yung delay yung OTP dumating. Minsan mali yung OTP kahit tama naman yung dumating. Yung submit button, ayaw gumana. Matagal mag-loading naman minsan. At ayun, nakailang ulit din ako. Okay, pareho kay Smart saka Globe. Kay Dito, wala akong naging problema. Okay, at ito pala kay Globe, minimum of 2 MB yung i-upload natin na picture. Pwede nyong i-compress muna, okay? I-compress yung picture nyo online, okay? Merong mga image compressor dyan para mas bumaba yung size ng image natin, okay? So ngayon naman sa mga minors, paano naman sila? Ito nakalagay.
Users under the age of 18 will have to register their SIM cards under the name of their parent or guardian. They must present a valid ID and proof of consent from their authorized guardian. Okay? At para naman sa mga business owner or organizations, kailangan mo lang din i-provide yung business name mo, business address, full name of authorized signatory, at ayun. Okay? And then sa mga foreigners naman, ganun din. May mga requirements din. Full name, nationality, date of birth, passport, address in the Philippines, type of travel, or admission document presented. Okay? And note, if you hold a tourist visa, your SIM card will only be valid for 30 days. You may request an extension if your visa also extends. Paano naman kapag nawala mo yung SIM mo, okay, na naka-register na under your name? So, kontakin mo lang, okay, yung telecommunication company na yon, okay, either Globe man yan or Smart or dito, kontakin mo lang sila at i-provide mo lang yung mga details na hinihingi nila, okay, or hihingi nila. At eto naman yung mga penalties, okay, for violations. Kapag hindi mo na-register yung SIM card mo under your name, kapag natapos na yung 180 days, maaari kang pagmultahin. Okay? First offense is 100 to 300K. Second offense is 300 to 500K. At third and subsequent offense is 500 to 1 million for every offense. Okay? So, yun magiging fine mo kapag di mo na-register yung SIM card mo. Then, hindi mo rin pwedeng ibenta, okay, yung SIM card mo. O kaya i-transfer sa iba na hindi ka nag-comply doon sa registration requirement ng telco. Okay? At higit sa lahat, hindi ka rin pwedeng maglagay ng false information kapag nag-register ka ng SIM mo. Okay? Dahil meron din itong katumbas na pagkakakulong from 6 months to 2 years. Okay? At maaari ka rin magmulta ng 100 up to 300,000 pesos. And lastly, eto, kapag ginamit mo, okay, yung SIM card mo sa panloloko, okay, sa pang-spam, sa pang-scam, or pag papakalat ng mga maling impormasyon, ay maaari ka rin makulong ng hindi bababa sa 6 na taon at maaari ka pang magmulta ng up to 200,000 pesos. Okay, so yun lang guys. I hope na nakatulong sa iyo yung video na to. At ayun, konting ano lang talaga, pasensya sa mga panahon ngayon dahil medyo mahirap pa talaga mag-register dahil nga sa dami ng mga nagre-register ng SIM nila. Okay, pero mahaba-haba pa yung binigay nila na araw, okay, para ma-register yung SIM natin at maaari pa naman tong ma-extend daw ng up to 120 days. Okay, so relax lang tayo. So yun lang guys. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. Huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button, hit yung notification bell at piliin yung all para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong uploads ko.